Ang kahon ng tipan ay ang gintong kahon sa Biblia. Jerusalem, isang sinaunang lungsod ng misteryo. May dalawang arko sa Biblia, isa sa lumang tipan at isa sa bagong tipan. Ang mga guho ay may mga palatandaan sa mga misteryo. Ang dalawang arko ay kumakatawan sa mga tipan ng Diyos at tao. Bawat isa ay may mahalagang kahulugan. Ang mga sinaunang teksto at artepakto ay naglalaman ng mga kwento ng parehong arko na humihikbi sa mga tao. Ang arko ng lumang tipan ay simbolo ng tipan ng Diyos sa mga Israelita, naglalaman ng 10 utos at tungkod ni Aaron at garapon ng manna. Disenyo nito mula sa Diyos. Ang mga sagradong bagay na ito ay may himalang kasaysayan at nasa loob ng arko, nagbibigay ng kapangyarihan. Ang mga arkeologo at historyador ay naghanap ng ebidensya ng arko, sinisiyasat ang mga sinaunang artepakto. Sinasabing na humaling si Adolf Hitler sa arko, naniniwala siyang ito ay makapangyarihang sandata. Ang pagkahumaling niya sa occult ay nagdala sa mga Nazi ng mga ekspedisyon para sa mga relikya. At ang Templar? Ang mga Templar ay sinasabing tagapag-ingat ng arko sa loob ng mga siglo. Ang mga Templar ay sinasabing nagprotekta sa arko na nagbigay inspirasyon sa maraming teorya at kwento. Noong dekada 90, si Ron Wyatt ay nag-claim na natagpuan ang arko sa ilalim ng Jerusalem. Ang kwento niya ay nagpasiklab ng interes at debate. At siyempre, ang Hollywood ay gumawa ng isang kapanapanabik na pelikula tungkol dito, ang Indiana Jones at ang mga Raiders ng Nawawalang Arko, na nagpatibay sa katayuan ng arko sa kultura. Ang mga cinematic na paglalarawan ay katang-isip, ngunit nakatulong sa pagkahumaling sa arko at sa mga kapangyarihan nito. May ilan na naniniwala na ang arko ay buhay pa sa Ethiopia, kung saan ang Ethiopian Orthodox Church ay nag-aangkin na ito ay nasa isang lihim na kapilya, bantay ng isang monghe na nanumpa na hindi aalis sa templo. Tradisyon, pinanatili sa henerasyon. Ang tagapagbantay ay namumuhay ng nag-iisa at nagdarasal, hindi sinasabi kung ano ang nakatago sa kapilya. Katahimikan, nagpapalalim ng misteryo. Ang pisikal na arko ay mahirap matagpuan, ngunit ang espiritual na kahalagahan nito ay patuloy na umaabot sa iba't ibang pananampalataya. Sa Judaismo, ang arko ng Torah ay may pamana, habang sa Kristyanismo, ang tabernakulo ay may katulad na layunin. Sagradong sisidlan, hindi lamang sa isang relihiyon. Iba't ibang anyo, iba't ibang pananampalataya. Ang paghahanap sa arko ay nagpapatuloy gamit ang modernong teknolohiya at tradisyonal na arkeolohiya, ang satellite imagery, ground-penetrating radar, at mga advanced dating techniques ay ginagamit sa paghahanap. Ang arko ay paksa ng interes sa akademya na naguudyok ng mga debate sa mga historyador at arkeologo tungkol sa kanyang katotohanan at kahulugan. Kung ang arko ng tipan ay umiiral pa o wala, ang espiritual na kahalagahan nito ay nagbibigay inspirasyon sa milyon. Ito ay simbolo ng ugnayan ng tao sa Diyos. Ang pagkahumaling sa arko ng tipan ay nagpapakita ng ating pagnanais na kumonekta sa sagrado at matuklasan ang mga misteryo ng nakaraan. Ngunit, sinasabi ng Biblia ano? Upang maunawaan ang arko, kailangan nating tingnan ang mga salita ng mga propeta at ang kasaysayan ng Israel. Sabi ni Jeremias, ang arko ng tipan ay itinago at nawala na magpakailanman. Kanyang mga salita mahalaga sa pagkawala. Sa aklat ni Jeremias, nakasaad, ang arko ay hindi na maaalala, hindi ito mamimiss, at hindi na ito muling gagawin.
Ang mga salitang ito ay nagmumungkahi ng pagbabago sa espiritual na focus ng bayan ng Diyos na lumilipat mula sa mga pisikal na bagay. Ang propesya ni Jeremias ay nagtatapos sa lumang tipan. Ang kahalagahan ng arko ay nakatali sa isang panahon na natupad na. Ang arko ay hindi na kailangan dahil kay Hesukristo may bagong tipan na, hindi sa gintong kahon, kundi sa biyaya at pananampalataya at sa puso. Sinasabi ni Pablo, ang lumang tipan ay anino at si Kristo ang katawan. Sinusundan natin ang katawan na iyon. Paglipat mula sa lumang tipan, malaking pagbabago sa ugnayan sa Diyos. Tunay na arko, presensya ng Diyos, nasa puso ng mga mananampalataya. Misteryo ng arko, pananampalataya ay lampas sa pisikal. Kung susundan mo ang Biblia, ang arko ng lumang tipan ay hindi na kailangan. Bagong tipan kay Kristo, pangako para sa hinaharap. Misteryo ng arko, ngunit pangako ng Diyos ay malinaw. Misteryo ng arko hindi malutas, ngunit kahulugan ay naipahayag.